What's up, par? Bente place nga pala, no? Oh, sa mga nagtatanong, ano bang ginagawa ko daily routine ko? Unang-una yan, magsisimula yan sa boss raid. Ang daily routine ko talaga, nagsisimula yan after reset. Magsisimula kami sa boss raid. Stillborn kung gusto ng mga kasama ko ng stillborn. Kasi stillborn na kasi yung boss raid namin palagi. Nag-grand centipede lang kami pag gusto namin ng fast clear. Pero kasi kadalasan kasi stillborn na yung kinikreate namin. Tapos may drop na quest kasi dito sa stillborn sa toadstand na quest. Papakita ko sa inyo yan kung nakuha na natin yung toadstand na quest. Tapos, minsan nagninifaryox king kami pag meron kaming tinutulungan na kasama namin. Yung hindi pa nakaka-clear ng nifaryox king. Yung magkakaroon ka ng kabayong umaapoy, yun ang nifaryox king. Kailangan mong tapusin yung nifaryox king na boss raid. Pero hindi ako naglilista ng nifaryox king ha. Sumasama lang ako kung kailangan nila ng tulong. Pero pag hindi nila kailangan ng tulong, hindi ako sasama. Sasama lang ako pag tinawag ako. Tapos pagtapos namin ng boss raid, mag-raid kami agad. Yun talaga ginagawa namin after reset. Sa raid naman, sinner din kung gusto namin mag-fast run ng raid. Sinner din yung kinikreate namin para madaling matapos. Tapos para makapag-AFK labeling na kami agad. Tapos hatchery kung maganda-ganda yung party. Kasi mahirap yung hatchery par. Kahit 100 kps na ako, 110 na ako, mahihirapan pa rin dyan sa hatchery. Di ko pa rin kaya magbuhat sa hatchery, promise. Kahit 110 ps na ako ha, mahirap kasi dyan ang lancer sa hatchery. Kasi pagdating sa hatchery nga raid, kailangan nyo talaga ng tawis dyan. Malakas na tawis, tapos kailangan nyo ng mas malaking PS din. Kasi kung ako lang nagbubuhat sa hatchery, kunwari ako lang yung pinaka mataas na PS, 110, hindi kaya yan par. Masasayang lang ang ticket nyo, kaya sa mga nag-PPM sa akin na magpabuhat ng hatchery, di ko pa kaya dyan par. Ayos lang siguro kung lahat tayo 100 kps, kaya natin yan. Pero mahihirapan pa rin tayo dyan sa hatchery. Pero meron bug sa hatchery, kaso mga sork lang yung kailangan. O magparty kayo ng sork, puro sorcerer yung party nyo. Kahit isang kuan lang, isang tawis tapos mga sorcerer. Sa entrance, malapit sa entrance. Iwan ko kung gagawin ko kasi bawal ata yung gawin eh. Di ko ginagawa ng video yun kasi parang bawal, baka maano tayo. Kaya di ko na ginagawa ng video. Pwede na doon yung tatlong sort kahit iba-iba na yung party. Sa entrance lang na may talunan dyan sa gilid. Hanapin nyo lang talunan sa gilid. Kasi sort lang yung makaka-attack dun eh. Iwan ko ba kung abot ng arba or ng tawis yun. Pero sort talaga. Wala, tested na yung sort. Sorcerer, tested na yung sorcerer. Abot na abot dun. Doon lang kayo sa taas, di kayo ma-hit. Medyo matagal-tagal nga lang pag binabag nyo, pero at least maka-clear nyo yung hatchery. Pero tatanong ko sa mga kasama ko kung pwede bang gawan ng video yung bag ng hatchery. Pagkatapos kong mag-boss raid at raid, hahanap na agad ako ng spot. Mag-AFK labeling na ako agad. Dito maganda sa may mga boss sana, kaso may tao kaya nandito ako sa gilid. Kasi pag sa nag-AFK ka sa mga may boss, mabilis mag-drop ng mga promotion yan. Mga purified water, yung itlog, yung north cubes, tapos yung virtue peel. Kaya maganda mag-AFK labeling sa may mga mini boss. Kaso nga may tao doon, kaya nandito tayo sa gilid lang. Kasi bawal mangagaw ng spot. Pag nakahanap na ako ng magandang spot, nagbabaygor ako. Pero depende sa inyo yan para kung magbabaygor kayo or hindi. Tapos sinasabayan ko yan ng tonic, yung pang XP din yan. Oh. Sinasabayan ko yan para malaki talaga ang XP boost mo. Kasi wala na akong sarmati ngayon.
Di na ako na bumibili ng Sarmati. Bakit? Wala akong pambili ng Sarmati. Oh, wala akong pambili ng Sarmati ngayon na buwan kasi nga masyadong bumaba yung Draco. Tapos ngayon tumaas na, pero yung sa smelting naman, dun tayo nahihirapan sa smelting, di ba? Sobrang taas ng smelting. Kasi pag nag-smelt ka ng Draco ngayon, bawat isang Draco ay mag-i-smelt ka ng 300 dark steel. Isang Draco lang yan, kaya sobrang sakit nun para mag-smelt ng Draco ng ganun kalaki. Kaya nag-hold na lang tayo ngayon ng Draco. Di tayo nag-smelt ng Draco ngayon. Kaya wala tayong Sarmati. Tapos, huwag niyong kaligtaan to para, dailies din to par. Yan, makakaroon ka dito ng Vigor. Tapos, simple lang naman, mag-dark steel ka lang, mag-meditate, tapos mga magic square, basta kailangan mo itong tapusin, 10 lang naman yan, di ba? Tapos mag-org ka lang ng 20, tapos meron pa ditong herb eh. Sana ba yung herb? Magdadamo, wala ba dito? Natapos ko na ata, hindi pa eh. Ah, ito. Yan, magdadamo ka lang ng 20 ding damo. Tapos may reward dyan. Makakakuha ka din dito ng Vigor Pill. Pagkatapos mo ng 5, yan, mabibigyan ka ng rare. Tapos pag 10 na, yan, mabibigyan ka ng Vigor Pill, diba? Kaya ginagawa ko yan daily kasi kailangan din natin araw-araw ng Vigor Pill. Tapos hanggang dyan ako ng 8 hours. Kasi 8 hours yung tonic at yung Vigor Pill ko. Diyan, susulitin ko diyan, mag-AFK level ako ng 8 hours. Hanggang magising na ako diyan. Pagising ko, nandiyan pa rin yung character ko. Di pa yan natatapos kasi 8 hours yung tonic at Vigor Pill. Tapos, kinabukasan, doon ako magdi-dailies. Nagsisimula ako dito sa malalaking floor na, matataas na floor. Yung dinidilis ko dito sa matataas na floor, yung platinum at steel. Kasi wala pa naman akong epic na item. Naghahanda na ako. Yan, importante yung dilis din par. Platinum at steel para kung sa armor ay steel. Para naman sa accessories ay platinum. Armor at weapon ay sa steel yan. Sa matataas na floor na ako nagsisimula kasi sa mababang floor ay masyadong maliit na ang XP kaya nandito na ako sa matataas na floor. At maganda na rin bigay na dilis dito, nasa 7, 4 or 5, 6 na yung mga kwan. Kasi sa maliliit na floor hanggang 4 lang yung mga platinum at rare steel. Ginagawa ko to everyday kasi nga naghahanda na tayo sa epic item, epic materials. Kasi kung bubuo ka na ng epic weapon, kailangan mo na ng epic steel. Tapos dito din sa mga armor, kailangan mo din ng epic na steel dyan. Pagdating naman sa accessories, kailangan mo na ng epic na platinum. Kaya paghandaan mo na lang sila, kaya kasi kailangan mo ng maraming rare. 3,000 rare na platinum at 3,000 rare na steel. Tapos yung mga ibang mats, hahanapin mo na lang sa Magic Square or sa Secret Pick. Pero kadalasan binibili ko na lang kasi masyadong mahirap magbuo ng mga epic weapon, epic equipment. Masyadong mahirap magbuo ng mga epic equipment. Pero kung nagdi-dealist ka araw-araw, medyo mabawas-bawasan yung gastos mo pagdating sa pagcraft ng mga epic equipment. Yan o, marami na akong naipon, di ba? Yan. Tapos, pagkatapos kong mag-dailies, papasok na ako sa Magic Square. Nandito ako ngayon sa 3F kasi puno yung 4F tsaka sa 5F. Masyadong masakit para sa arba ko. Kaya nandito tayo ngayon sa Experience Chamber 3 kasi puno dun sa taas. Sa Magic Square naman, hanapin mo lang yung kaya mo kasi kung di mo naman kaya, mataas nga ang XP pero di mo kaya, mamamatay ka lang kaya sayang. Pero napansin ko ngayon, wala akong Sarmati. Sobrang bagal ko nga talagang magpa-level up. Kaya goods talaga may Sarmati pero kaso wala tayong pambili kaya tiis-tiis na lang muna tayo ngayon.
Hanggang ngayon, 81 pa ako, no? Yung mga kasama ko, nasa 82 na. Tapos, mag-83 na sila. Mabilis sana magpa-level up yung Arba. Kaso nga lang talaga, wala akong pambili. Kaya nagtitiis na lang muna tayo ngayon. Pero goods naman kahit wala ako sa Armati. Pagkatapos kong mag-Magic Square, ay papasok ako agad ng Secret Pick. Minsan, nag-hunt ako ng boss dito para sa skill. At minsan, nag-hunt din ako ng Nursel Herb. Ngayon, nag-hunt ako ng Nursel Herb. Pero maganda din magpa-XP sa Secret Pick. Sa 4th floor na sana ako. Kaso, nandun yung mga kasama ko at wala daw bakante. Kaya nandito ako sa 3rd floor kasi may bakante daw dito sa baba dyan. Walang tao. Kaya dito ako nagpa-XP sabay hunt ng Nursel Herb kasi kailangan ko talaga ng Nursel Herb. At pagkatapos kong mag-Secret Pick, ay babalik na ako dun sa spot ko kung saan ako nagpapalabel. Minsan, palipat-lipat ako ng spot kung saan maganda yung palabel. Yun na yung buong araw ko, papalabel na araw-araw. Minsan, may sinasamahan ako pag may nagpapatulong. Kunwari sa mga boss sa Snake Valley, yan, tinutulungan ko. Pero boss lang sa yung tinutulungan ko kasi masyadong matagal na yung ibang mission ng nagpapatulong sa akin. Pero kung boss lang yung ipapatulong nyo sa akin, pinupuntahan ko naman din yung nagpapatulong minsan sa mga nagpi-PM. Basta boss lang, huwag nyo na lang kung isama yung sobrang whole mission talaga. Yung mga common boss lang, sa mga kaya lang natin yung mga pinupuntahan ko. At sa iba, minsan di ako makareply kasi minsan ni-AFK ako. Pero kadalasan naglalaro yung anak ko sa account ko. Kaya kung meron kayong mga boss lang ha, boss na mga mission sa Snake Valley, yan, kaya ko na yan. Wag lang yung 4F kasi masyadong mahirap-hirap na konti sa 4F. Pero kaya naman, basta hindi lang masyadong mababa yung PS mo. PM mo lang yung anak ko, pag nabasa niya yan, mas tutulong yan sa inyo. Basta wag lang yung common mission, yung mga boss lang. Tutulong yan anak ko. Sinabihan ko na yan na puntahan yung mga humihingi ng tulong about sa mga boss. Kaya naman sa Redmond kung tatlo tayo. Kung tayo lang dalawa, kaya naman siguro. Idradrag lang natin yun sa labas eh. Basta PM nyo lang yung account ko pag kailangan nyo ng tulong sa mga boss. Basta hindi siya busy. Kasi meron din yung account yung anak ko. Meron din siyang Merpor. Pag hindi siya busy, tutulong sa inyo yan. PM nyo lang kung kailangan nyo ng tulong sa mga boss. At yun lang pa, no, yung daily ko. Una, after reset. Pagka-reset, raid, boss raid, tapos mag-AFK leveling na agad ako. Pagka umaga, dailies, pagtapos ng dailies, Magic Square, tapos Secret Pick. Tapos ng Secret Pick yun, AFK leveling ulit hanggang mag-reset. Ganun lang lagi yung daily routine ko. At huwag nyo kalimutan yung mga dailies. Sword Trophy or Sword Trope, dailies ko yan. Tapos yung mga common product, alam nyo naman mga binibili dun. Yan, kasama yan sa mga dailies ko na ginagawa. At hanggang dito lang par, no? Keep on grinding para ma-enjoy nyo yung game. Keep on grinding para secure yung mining. And Bentai Plays out!